mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jasmine. Kami ay masugid niyong taga-subaybay. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang maiksing karanasan namin patungkol sa isang kilalang aswang sa mismong lugar namin. Natawagin na lamang natin sa pangalang Pining. Hindi ko masasabing haka-haka o totoo ang kwento sa matanda. Sa kadahilan ng bata pa kami noon. Basta ang alam lamang namin ay ginagawang panakot si Pining sa tuwing gusto naming pumasok sa sukal na parte ng barangay namin na puro mapuno na. Doon din kasi sa parte na yun nakatira si Pining. Lagi lang naman kaming natakbong pauwi ng bahay kapag lalabas yan doon sa kakahuyan at pupunta sa tindahan sa barangay namin para mamili ng kung ano-ano. Tandang-tanda ako noon, ikalawang linggo ng Disyembre. Simula na ng mga disenyo sa paligid, mga pagandahan ng design sa mga purok, simbang gabi, caroling. Siyempre Sir Seth, pinakapaborito kong lahat yung caroling noon. Medyo stricto ang mga magulang namin. Kaya naman kapag usaping caroling, hindi talaga ako pwede o pinapayagan dahil alam niyo naman kapag probinsya, hindi na mapakali yung mga magulang kapag wala pa sa bahay ang mga anak nila. Kahit na alas 6 pa lamang. Pero noong partikular na gabi na yon, kinuha ko yung oportunidad na sumama sa mga kabarkada ko. Si tatay kasi ay isang guro. Kaya naman noong nagkaroon ng Christmas party at caroling na ginanap doon sa bayan kung saan siya nagtuturo, sumama si mama. At tiyak gagabihin sila. Kasi nga caroling yun tapos party-party pa. Isa pa, hindi pa umaalis si Tito noon na siyang susundo sa kanila sa kayang tricycle na ito. Pinagsabihan ko ang dalawa kong kapatid na lalaki na kung sakali mang dumating sila o aalis na si Tito ay hanapin ako at tawagin para kung sakali man ay makauwi agad ako bago pa sila dumating noon. Lima kaming nangangaraling. Ako, si Tenten, Maricar, Errol at Marco. Lahat po kami pasaway. Si Errol at Marco ang pinakamatanda sa amin. Subali ayon, ikot-ikot kami. Saan-saan kami nakakarating ng mga bahay. Kagaya ng inaasahan ay napakatumal na ng caroling noong mga panahon na yon. Kung hindi barya, candy ang matatanggap namin sa mga tindahan. Lahat na ata ng kasuluk-sulukan, pinasok namin noon basta may bahay at kakilala namin. Hanggang sa itong mga kasama ko, bigla atang kinaltok na trip na nagyayaba namang pumunta umano kami sa bahay ni Aling Pining. Maaga pa naman umano, at saka balita nila, maraming pera ang matanda kasi nag-iipon daw yon ng mga gintong ngipin at maraming nakukuhang alahas na sinasanla at binibenta. Tsaka sabi pa nga nila, kumbaga kung walang nangangaroling doon, malamang sa malamang ay mas malaki ang bigayan. Kaya nga pansin daw namin na wala namang trabaho yon, walang tinitinda at walang asawa pero kung makikita mo, pag galing ito sa bayan, napakaraming binibili. Pati sa tindahan, grabe mabili at wala pang mga utang. So ako, na bata pa lamang ay alipin ng pera, sumama na lang. Dahil bale pabalik na kami, dumaan muna ako ng bahay. Nakita ko si Tito sa katabing bahay na nagyoyosi pa at nakataas ang damit na labas ang tiyan. Nagpapahiwatig na bagong kain lamang ito. Sabi ko baka mamaya pa yan. At nasa loob pa yung tricycle, hindi pa niya nilalabas sa kalsada. Kaya naman sumama na ako sa kanila. Mamasa-masa pa ang daan papasok sa loob ng kakahuyan.
kung saan nakatira si Aling Pining. Maliit lamang ang kalbong lupa na nagsisilbing daanan namin at sa gilid ay madamo na at makati sa paa. May dala kaming flashlight doon. Sa malayo pa lang, kita na namin ang bahay ni Aling Pining. Walang kailaw-ilaw maliban sa may baga ng apoy kaming napapansin sa gilid ng bahay at usok na sa tingin namin ay kusina niya. Doon kami pumesto. Sabi pa ni Maricar, siguraduhin umano muna namin na may tao doon. Ang sabi naman ni Marco, sigurado yan gawa ng wala namang mag-iiwan ng apoy sa may labas o sa lutuan, di ba? Kumanta na kami. Pero bago pa man magtagal ang kanta namin na yon, nagulat kami dahil ganito kasi yan. Yung lote sa pagitan ng bahay at bakod ni Aling Pining, walang kahit na anong tanim. Bakanting lupa lamang talaga. Kaya naman makikita mo kung ano o sino ang gumagalaw, lalapit o ano pa. Pero laking gulat namin nang bigla na lamang mula sa ilalim namin, sa paggitan namin ng bakod at lote ni Aling Pining, may bigla na lamang sumulpot at tumayo sa harap namin na dalawang payat pero napakatangkad ng mga aso. As in sumampa sila sa may bakod at nakaharap sa amin noon, na mas matangkad pa sa amin. Napakabaho pa ng amoy ng mga ito na parabang asong may sakit sa balat. Napaatras kaming lahat. Si Tenten at Erol ay tatakbo pa sana pero agad hinatak ni Marco at sinabing huwag lalayo. Mga ilang di pa ang pagitan namin at ng mga asong nasa bakod na yon. Kayang-kaya nilang talunin kung tutuusin ang bakod sa tangkad nila. Pero nanatili lamang silang nakatayo doon. Nagtanungan pa kami kung paanong bigla na lamang silang sumulpot. Siyempre, sino ba naman yung magpapatagal pa doon, di ba? Yun nga lang talaga, Sir Seth. Bago pa kami umalis, itong si Marco ay pumulot pa ng lupang namuo. Tapos ay binato sa may bubong at sinabing, aswang talaga, barat na aswang. Sabay takbo na kami pabalik noon. Akala namin ay doon na matatapos ang lahat. Pero nang makarating kami doon sa may labas ng kakahuyan, doon namin napansin na nawawala si Marco. Nagtatanungan kami kung saan napunta yon. Ni isa sa amin, ayaw nang bumalik pero dahil sa ayaw din naming umuwi na kulang kami at baka na paano yung kasama namin na yon. Hawak kamay kaming bumalik. Nung nakailang hakbang pa lamang kami papasok, nakita na namin siya na nakaupo sa may ilalim ng puno ng niyog. Agad kaming tumakbo papunta sa kanya. Nakita namin siya na tulala at nanlalaki ang mga mata. Umiling ito na parang pinipigilan kaming lumapit pero hindi namin ito napansin kaagad. Si Maricar na siyang pangatlong pinakamatanda sa amin. Niyugyug si Marco na bumangon na at nang makauwi na kami. Tumayo naman ito pero yumuyuko ito na tila ba may iniiwasan. Naninigas ang mga paa ni Marco noon na nanginginig sa bawat paghakbang. Talagang nanlalamig siya, Sir Seth. At nang tanungin namin kung ano ba ang problema niya, gumiwi ito. Tumuro sa taas ng niyog kung saan siya nakaupo habang hindi nakatitig doon. Tumingin kaming lahat at ang kasunod na nakita namin ay ang talagang nagbigay sa akin ng rason kung bakit takot na akong tumingala sa mga puno kapag madilim na. Yung isa sa mga asong tumayo sa bakod kani-kanina lang, nandoon sa taas, nakakapit ito sa puno ng niyog ng nakabaliktad. Habang tinititigan kami,
dahan-dahan kaming naghataka na tumakbang papalayo doon. Nang walang ano-ano, yung isa sa mga aso ay bigla na lamang lumitaw at humarang sa amin, Sir Seth. Para kaming nasa haunted house noong araw na yon. Lalo akong napasigaw nang bigla kong nakitang maglakad ang aso na ito. Patagilid. Una yung kanang paa sa likod na humahakbang paharap. Kasunod ay ang isang paa sa likuran at sabay naman ang nasa may harapan. Katuwa-tuwa yung lakad pero nakakatakot. Hanggang sa walang ano-ano ay nagulat kami nang may lumitaw sa harap namin. Hinarangan ang asong yon. Narinig namin itong sinuway ang mga ito. Una niyang tinuro ang isang nakaharang at sinabing umuwi na. At ang kasunod naman ay tinuro at dinuro niya ang nasa niyog na siyang dahilan para bumaba ito ng walang kahirap-hirap. Tumakbo ito sa direksyon ng bahay ni Aling Pining. Tulala kaming tumitig sa kanya at napaatras kaming sabay-sabay nang makita namin ang nagpauwi ng mga asong yon. Ay walang iba kundi ang mismong nag-aalaga sa kanila, si Aling Pining. Galit ito. Sabi niya, bakit daw gabing-gabi na ay naroroon pa kami? At bakit kasi kami nang babato ng bahay nun? Sa uulitin umano, kung mangangaruling kami ay agahan namin. Nakampante lamang kami nang sabihin niya sa amin na ihati niya kami kanya-kanya sa bahay namin. Medyo nakakatakot pero gumaan ang pakiramdam namin nun. Nang nasa may kalsada na kami, nakaapak sa semento, nakahinga na kami ng maluwag. Isa-isa niya kaming binigyan ng bariya at sabi sa amin ay huwag daw kaming magsusumbong. Pero itong si Tenten, ayon sa kapatid niya ay nagsumbong pala sa lolo pero alam niyo yung nangyari, Sir Seth. Siya pang pinagalitan dahil kung ano-ano ang pinagagagawa doon ng gabi na. Pagkatapos ay hindi na ito pinayagang sumama sa mga aruling. Well, lahat naman kami ay hindi na din ang aruling pa matapos ang tagpong yon. Pero magmula noon, sa tuwing makikita kami ni Aling Pining, gumingiti ito at napapailing na lamang na tila ba naaalala niya ang pinagagagawa namin nung gabing dumaan kami sa bahay nila. Ang weirdo lang kasi, Sir Seth, base sa mga pagtatanong-tanong ko, lalo na kina lolo at tatay na madalas manguha ng lubi o butong doon sa miniyugan, wala naman daw asong alaga si Aling Pining. Lalong-lalo na yung mga malalaki at maiitim. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Ako po si Norman. At ang kwentong ito ay ang karanasan ko sa aking unang simbang gabi sa probinsya. Laking Manila ako at gawa ng napakasipag magsimba ng pamilya ko ay linggo-linggo kaming nasa simbahan at kapag Disyembre ay kinukumpleto ko ang simbang gabi. Hanggang sa isang Disyembre ay kailangan kong magbakasyon sa probinsya. Kakagraduate ko lamang ng kolehiyo noon. At dahil sa may kailangan ako sa probinsya namin sa sasakahan, dahil konektado dito ang kurso ko ay umuwi muna ako. Dalawa ang bahay doon nila Lola. Isang malapit sa may kalsada papunta ng simbahan at isang nasa gitna ng bukid. Kagaya ng ibang nasa kwento mo, Sir Seth, pinaghihiwalay ng isang maliit na ilog ang bukid at ang pinakabarangay. Meron namang matibay na tulay para sa tao kaya wala namang naging problema. Madalas ako sa bahay sa bukid. Ang naninirahan doon ay ang tiyuhin ko at ang kanyang asawa. Wala silang anak. Niminsan, hindi ako kinuwentuhan ng katatakutan nila tito at tita sa kadahilan ng ang buong akala nila
Dahil sa laki ako ng syudad ay hindi ako naniniwala dito. Hindi din naman ako nagtanong kasi nga ang nasa isip ko noon. Baka ma-offend sila kumbaga. Ang hindi ko alam, Sir Seth, itong maliit na ilog na ito at yung tulay ay may mga nagpaparamdam pala na kung ano-anong mga elemento. Huli ko lamang din nalaman ng mga nakakatakot na karanasan ng mga tao dito. Lalo na kapag uuwi ka ng 10 oras ng gabi o ng madaling araw. Isa na rito ay yung mga San Telmo o yung bolang apoy na tumatalon-talon at tumulutang mismo sa may tubig. Kung minsan ay malalaking kabayo na tatakbong mabilis sa may tubig at tatalon na mas mataas pa sa may tulay at bigla na lamang mawawala sa ere. Mga paring pugot na humaharang sa may tulay, maging ang mga white lady, aswang, lumulutang na kabaong at sari-sari pang mga elemento na, ayon nga sa tito ko, ay hatid talaga ay ang manakot at kung mahina ang loob mo, ay maaari mo pa itong ikapahamak sa pamamagitan ng mga aksidenteng hindi mo mapigilan. Kagaya ng paghulog sa tulay, pagkaligaw, maging ang pagkakasakit. Mga ganon. Unang simbang gabi, nagulat ako na ito palang sila tita at tito ay hindi nagaganon gawa ng ang rason nila ay maaga silang nasa sakahan. Yun na kasi ang buhay doon. Ang sabi nila, pwede ko naman umanong yayain si Lola o ang isang tiyahin ko na nakatira doon sa may kalsadahan. Sabi ko sige pero sa isip-isip ko, dadaanan ko na lamang pero kung tulog pa sila, pwede namang ako na lang. Mag-aalas 7 na noon nang magulat ang tito at tita ko kung bakit nandun pa ako sa bukid. Sabi ko na lang na sa susunod na araw na lamang ako. Sa araw mismo ng simba. Sabi ni tito, dapat ay doon na ako nag-overnight kila Lola kasi nga madilim yung dadaanan ko. Papunta. Wala mga poste. Sabi ko ayos lang. Pagkarating ko naman sa kabilang ilog ay tuloy-tuloy naman na ang lakad papuntang simbahan noon. Nagtinginan sila. Inalok pa ako ng tito ko na pwede naman na niya akong ihatid sa tulay ng gabi na yon. Pero dahil sa ayaw ko makaabala, umiling na lamang ako. Napansin ko na parang nagtitimpi si tito. Noong mga panahon nga na yun ay hindi masabi ni tito ang tungkol nga doon sa may tulay. Alas 3 ng madaling araw. Mabilis ang ligo at bihis ang ginawa ko. Mga alas 3:30 ay naglakad na ako noon. Tulog pa sila tito. Pero nung gabi bago ako matulog ay sinabi nito, nadalhin ko na yung malaking flashlight para naman hindi ako madiliman sa daan. Ginawa ko naman. Hindi ko ito ginamit na mga unang parte ng paglalakad ko dahil maliwanag naman ang buwan at open space ang kalsada na napapalibutan ng mga bukid. Nang malapit na ako sa may tulay, ay na, madilim na. Kaya kailangan kong buksan ang ilaw. Iba pa rin pala talaga ang pakiramdam o itsura ng lugar sa umaga at gabi. Kumbaga, hindi siya nakakatakot kapag maliwanag pero kakaiba ang mararamdaman mo kapag madilim. Doon pa lang, Sir Seth, kinilabutan na ako. Pagdating ko sa tulay ay lalong dumilim ang paligid nun. Naririnig ko yung tunog ng ilog pero kahit anong ilaw ko, hindi ko maaninag ang ilalim ng tulay, maging ang paligid nito. Para akong nasa mataas na bangin. So ang ginawa ko ay nag-focus ako sa aapakan ko para tuloy-tuloy na ang paglalakad ko hanggang sa kabilang dulo. Hanggang sa nasabi ko sa sarili ko na yung pagkakaalala ko, hindi ka naman aabuti ng 1 minuto sa pagtawid. Maiksing ilog lamang to. Baka nga 20 segundo lang na mabagal kang makatawid eh, yun na yun. Pero bakit parang ang tagal ko doon sa tulay? Ni hindi man lamang ako nangangalahati.
Dito, kinabahan na ako. Naisipan kong lumingon. Bagay na, sana ay hindi ko na lamang ginawa. Babalik na lang sana ako dahil kinakabahan na ako, pero pagkasipat ko sa may likuran ko, Sir Seth, isang nakabaliktad na krus ang nakalutang doon at nakaharang sa tulay pabalik. Napamura ako noon. Hinanap ko pa kung saan ito nakatali, pero wala. Sadyang nakalutang ito. Walang ano-ano. Bigla itong lumutang paharap sa akin. Napaatras na ako noon habang sumisigaw at humihingi ng tulong. Pinilit kong maging kalmado dahil kahit hindi man naikwento ni Tito sa akin ang bagay na ito, ay may alam din ako kahit papano. Nagdasal ako. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko, pero matapos kong gawin yon, bigla na lamang akong nakaamoy at nakaramdam ng init na para bang galing sa mga nakasinding kandila. Ang singaw at amoy nun, galing sa ilalim ng tulay. Sabi ko pa, napanood ko na to eh. Hindi ko tinigil ang pagdadasal ko. Ngayon, napapansin ko na umatras ng konti yung nakalutang na krus. Tinutukan ko ito ng ilawan. Tumatagos ang ilaw sa imahe na yon, Sir Seth. Parang hologram. Kahit na anong lingon ko sa likuran ko ay hindi ako nakakarating sa dulo ng tulay. Hanggang sa kusa na lamang bumigay ang mga paa ko, napasalampak ako sa sahig. Hindi ito matapos-tapos. Pagkasalampak ko doon, siya namang biglang pag-uga ng tulay na yon. At sa bawat lagabog na naririnig kong tunog ay siyang uga nito na para bang may kung anong mabigat at malaking mga paa ang umaapak o tumatawid doon. Muli ay nakita kong gumalaw ang lumulutang na krus na ito. Pero padiretso na ngayon, palapit sa akin. Nang malapit-lapit na ito ay huminto ito. Doon na ako napadapa. Gumapang papunta sa gilid na hawakan ng tulay. At kitang-kita ko na muling umuga ang gitnang parte ng tulay, kasabay ng tuluyang pagdiretso ng baliktad ng krus sa dulo, bago ito nawala. Sa takot ko noon, at sa kakaisip kong tutuloy pa ako sa dinaanan ng krus, gaano ako kasigurado na makakarating talaga ako sa kalsada? Bakasan pa ako mapadpad, diba? Alam kong may sa demonyo yung parte na yun, kaya tumakbo na lamang ako pabalik sa bukid. Sa pagtataka ko, pagkalabas ko ng madilim na parte ng tulay, napakaliwanag na. Para bang mag-aalas 6 na. Imposible yun kasi, Sir Seth. Ilang minuto pa lang ako doon. Tapos mag-aalas 4 pa lamang nung nakarating ako doon, diba? At ang isa pang kinatatakot ko, yung pantalon ko mula bewang pababa, basang-basa ng tubig at merong mga dahon ng kawayan at iba pang lupa na palatandaang para akong lumusong sa ilog. Kahit na sigurado akong nasa tulay lamang ako noon. Gawa ng alam kong wala ng tao sa bahay nila Tito at Tita, dumiretso ako ng sakahan. At halos salubungin nila ako nang makita ako ng ganon. Buti na lang, at isa sa mga katuwang nila doon ay maalam sa ganito, kaya pinagpantay agad ang daliri ko. Hindi pantay yon. Alam na napaglalaruan ako. Kahit na walang sakit o nararamdaman bukod sa namumutla sa takot, ay dali-dali naman akong pinahilot para hindi na ako masundan pa. At doon ko na nga nalaman ang kakaiba sa tulay na yon. Sabi ko pa nga kay Tito, maniniwala naman ako. Sana sinabi na lamang nila, diba?
Bali yun nga ang unang Disyembre ko na hindi ako nakompleto sa simbang gabi. At ito pa, Sir Seth. Kinahapunan nun. Buti na lang at nauso sa probinsya yung paglalagay ng pangalan sa mga gamit. Dahil may pumunta kay Tito at isinoli ang flashlight na dala ko. Hindi ko napansin na nahulog ito o ano. Pero ang nakakamanga, nakita ito halos sa dulo na ng barangay at taliwas pa sa agos ng tubig sa ilog na yon. Maraming maraming salamat ba, Gilio, sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gustong magpa-shoutout, i-message nyo ako sa Facebook page, at Instagram na nakalagay sa description ng bawat story. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi natin siya ina-acknowledge, okay? So ito na, shoutout sa mga bago tsaka nag-renew ng kanilang membership sa YouTube. Maraming salamat sa bago, kina Venus, Chesa, Madarang, at kay Lawrence Albeos. Salamat sa inyo. Happy 3 months kay Manel Aputen. Happy 7 kay MCZ and kay Grazy. Happy 9th Bolisype Mooks TV and kay Ma'am Hanili Loyola. Happy 11th EG Puzon. Happy 13th Mary Grace Rosales. Happy 21st Regan Simon and happy 23rd Elaine Almira. So nagpapa-shoutout naman. Sir, pa-shoutout sa next story yung anak ko, magbe-birthday ng December 24. Advance happy birthday. Advance Merry Christmas sa'yo. Thank you po from Lex Briones. Thank you. Pa-shoutout, Sir Seth, sa akin at sa pare ko na si Nico na nagda-drive. More power, Sir Seth. Anton Sidwan Galang. Yun yung ano, nag-send po siya ng picture na, ay, ng video na nakikinig sila habang nagda-drive. Salamat sa inyo. And last but not the least, promote ko lang yung kay Sir Sid Vicious channel ng pagbangon sa Karimlan. So hanggang ngayon daw matumal pa rin yung subscriber, mag 1 year na. Yun, grind lang ng grind, sir. Ayun, pagbangon sa Karimlan. Bungo din to eh. Tapos may parang apro-apro yung buhok. Hello mga kagiliw, maraming maraming salamat sa inyo. Siyempre, bukas ulit.